Ayun, so hello again everyone. So sana okay kayo lahat. So today I am going to tell you this time ano company na wherein you could earn $7 per hour, parang hello rich then. So this is Medva. Okay, Medva, pero dito kasi kaya nag-apply ako dito, hopefully, kasi 2 weeks lang yung training. Okay, unlike sa HelloReach, hindi naman sa ano, at least yung HelloReach, 2 months training na puyat na walang bayad. Pero, ayun, nasa tiyaga din. Sa Medva kasi, ang pinakamahirap dito, yung pre-assessment or pre- ano yun? Assessment training. Parang ganun. Yung score mo dapat is 40 pataas. So, 80% yung passing rate. It means, kailangan 10 lang yung mali mo. So, yun. I had my pre-assessment examination and I passed. And, ayun nga. Thankfully, actually, second ko na to. Second try. Dun sa first try ko, ang score ko lang is 35. So, ito yung kagandahan kay Medva kasi first try mo, pag hindi mo nakuha, bibigyan ka nila ng chance. But I will give you some hint paano kayo makapasa. Okay. Sa second try nyo. Pero hopefully this time, dito sa video to na gagawin ko, e first take niya lang. Okay? So if you want to know the examination, you just need to message me. You just need to comment. Sabihin niyo or PM niyo ako sa Facebook account ko. Okay? Ano pa ba? Ayan. Yung experience ko, paano ba? So, paano ba mag-apply? So, of course, kung paano mag-apply, punta kayo sa link nila. Sige, ilalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan kayo mag-apply. So, parang HelloReach din siya. Okay, so you need to have your resume, your self-introduction. Ayun. I'm not so sure if, ano, kung tumatanggap pa sila ng hindi medical professionals kasi meron naman this VA, parang business virtual assistant na ngayon. Kaya okay lang, kahit hindi kayo medical professionals such as nurses, doctors, and so on. Okay? Tapos, ano pa ba? Ayun, going back. So, yun, nakapasa ako. Imagine above 80% yung score ko. So, ibig sabihin, mas mataas pa sa 40%. Ay, 40 out of 50, mga 42, 43, 44, 45, ganun yung score ko, di ba? Ang galing. Kasi nga, dito sa technique na to. Ayun, paano nga ba pumasa? Real talk lang. Guys, ang pinaka the best dito is si Google. Si Google ang best friend nyo dito. Ano ba yung mga kaya dapat magaling kayong dumiskarte. Paano kayo mag-Google? Okay, total, napanood ko rin naman ito sa mga ibang YouTuber or para mga TikToker. Paano sila pumasa? And ginawa ko lang din yung technique na ginawa nila. Ayan, which is Google is your friend. But for today, I'm going to give you the insights talaga. Ano ba yung mga pinag-exam. Okay. First, dito, ano yun? Wait lang. Check ko lang ha. Hindi ko na off yung ano. Ano ba? You cannot minimize them when you are recording this meeting. Oh my. Wait lang nga. Pause ko to. Pause ko lang ha. Wait lang.
Ayan, ayan, sasabihin ko lang sa inyo yung mga do's and don'ts nyo sa examination. So as much as possible, ayan, bibigyan nila kayo ng link. Kunwari, nag-send na kayo ng resume nyo and then i-email na nila kayo sa i-email na nila kayo kung kailan yung examination date. So yun, kailangan meron na naka-install na Zoom kasi doon gagawin yung examination. Ay, kasi meron na briefing before the examination. And then, ayun, dun sa examination, ayun, sa Zoom meeting ninyo, ganito yung gawin nyo para at least hindi kayo ma-hassle-hassle na. Ilagay nyo yung pangalan nyo. Kailangan nyo nakalagay doon is yung pangalan nyo. Okay? Yung name nyo at saka yung surname nyo. Kasi papagawa yun. Ayun. And then, kailangan laging nakamute yung microphone. Nakamute itong microphone. Tapos, yung ano ba ba? Naka-on lagi yung camera nyo para at least nakikita kayo kung ano yung ginagawa nyo during the examination. Ayan. Tapos, ayan lang. So, during the examination, yun nga, kailangan mabilis kayo mag-search pa kapag hindi kayo ano, kasi meron mga ano talaga, like kunwari, ano yung ibig sabihin ng PHI? PHI is, ano kasing PHI? Protected Health Insurance ba yun? Wait, check ko lang ah. Ayun yung mga, ano yung ibig sabihin ng HPI? Tapos aralan ninyo kung ano yung outbound call. Outbound call, yung call center agent or tayo, virtual assistant, ang tumatawag sa mga pasyente. So, meron senaryong ganon. Na kunwari, tayo, si, ano, kailangan natin tawagin yung patient. Tawag doon outbound call. Kasi meron choices doon kung outbound or in call. Ganong situation. Tandaan nyo, si outbound call, tayo ang tumatawag. Okay. Tapos yung inbound, si patient ang nagtatanong or tumatawag. So tayo yung customer service doon. Sila yung na mag-i-inquire. Okay? Tapos hindi ko alam yung transfer call. Transfer call yata, ganito. Like si doctor, meron siyang sasabihin na kaya lang, meron siya nagkamaling prescription na kailangan sabihin sa nurses and patients. So, yung answer ko dun kasi is transfer call. Kasi, ita-transfer na yung information dun sa nurses and ano. Hindi ko lang sure ha. Ayun. Ito ha, pakatandaan niyo itong mga sinasabi ko. Kasi ito yung mga natatandaan ko. Ito ho, pinaka-common, even sa Hello Rage. Ano yung doctor sa paa? Podiatrist yata. Oh, podiatrist. Po, basta ganon, podiatrist. Okay, tandaan nyo yun. Meron din yun sa Hello Rich. Naalala ko. I don't know, why is it very common? Kailangan alam mo yun. Tapos, ah, eto. Mga terminologies ng mga nurses. Tandaan nyo, per hora, ayda. Ayan. Per orem, oral yon. Okay? Once a day, once a day. Twice a day, BID. Thrice a day. Ay, ano kasi? Ayun, basta. Pag intake. Basta yung ano, per orem, oral yon. Tapos, BID twice a day. Okay? Tapos, ano pa ba? Ano yung EHR? Electronic Health Records. Ano ba ito? Laging except one. Meron. Ano ba ang merong P? Ano ba ang meron ang ano yan? Protected Health Insurance except one. Tandaan nyo, yung meron never or not, yun yung piliin nyo. Kasi yun yung parang tumatahilis dun sa mga other choices. Kasi except one.
Yung negative answer doon, yung mayroong not, never, yun yung naging answer ko. Okay? Ano pa ba? Ano ba yung kailangan ng natin kunin sa mga patient kapag gumukuha ng call? Siyempre, yung name, date. Name, birth date. Ayun, name, birth date, address. Ano pa ba? Ano pa ba yung naalala ko? Wait lang. PHI, HIPAA, ano pa ba? Ah, ito. Kunwari, si hospital or yung laboratory, tapos na yung laboratory, tatawagan niya si patient. So, ano yung pipiliin mo doon? Tandaan niyo to. Kapag ka laboratory, of course, confidential yon. Well, meron kasing choices doon na meron yung HIV result yata sa laboratory. Nag-positive siya ata or ano. Tandaan nyo, sasabihin nyo sa patient, sa choices is, yung laboratory result nyo nandito na. Pero wag yung choice yung merong result na yung mismong sakit or yung pinatest niya. Basta sabihin nyo lang, yung laboratory result nyo nandito na, coming from Medba Laboratory, parang ganun. Tapos, yung number, tandaan nyo, kailangan may number. Please call us back at this with this number. Parang ganun. Di ba? Ang galing kong ano kasi nga, na yung mga situational exam, ganun. And, yun sa situational, ganito yan. Tandaan nyo, yung mga, meron kasing ganito, tumawag si patient, ganon. Tumawag si patient, sinong tatawagin mo kaagad, ASAP, immediately? Tandaan nyo, airway muna, breathing muna. Ay. Sophie, subjective, objective. Ah, tandaan nyo, laging breathing lagi. Kapag merong difficulty of breathing, yun yung unahin ninyo. Okay? Sunod, kapag meron natamaan sa ulo, although sinabi niya, okay lang siya, pero nagkaroon siya ng, ano yun, hindi okay yung pananalita niya, yun din yung sagutin niyo. Ano pa ba yung sa, ano? Ah, oo. Yun, meron difficulty of breathing, yun yung sagutin niyo. Yung mga critical na kailangan anihin nyo immediately. Sa mga nurses, alam nyo yun. Mga medical professionals, alam nyo yun. Ayan, ano pa ba? Ito sa calling. Follow-up check-up, parang gano'n. Appointment. Pag sinabi nung choices or nung example, si patient, nagpa-schedule niya, pero nakuha na yung schedule niya. So, yung pipiliin nyo doon, yung, I'm sorry, laging may I'm sorry. Okay? Yung pinakamahabang, ano, most probably yun yung sagot. Yung, I'm sorry to hear that, yung mga may pagganang-ganan, kasi etiquette yun sa phone call. Although, hindi ako naging call center, pero it's very common sense. Ayan. Kunwari, if the patient scheduled an appointment, but the appointment schedule is already taken, was already taken, ganun pala. Ang sasabihin mo, best, ano mo, in English ha, syempre hindi ako. I'm sorry to hear that, parang ganun, but that schedule was already taken. So, these are the available date where you could choose kung ano yung pwede mong pagpiliin. Kung saan siya comfortable. Yun yung, ano, isa sa mga scenario. Okay? Tapos,
Ayun, na ano ako dun sa 911. Hay, nako, 911 na yan. Although, siguro ako lang ang na-confuse doon. Kunwari, meron patient doon na hindi niya alam na medyo hindi na siya okay. Na meron siyang sakit or hindi siya. Oh, meron siyang matinding sakit. Pain scale. 9 is the highest. 10 is the highest. 1 is the lowest. Kung 1 lang, hindi siya emergency. 1 to 5, hindi siya emergency. Pero mga 6 to 10 yan, emergency na yan. So, kailangan na talaga tumawag na 911. Kaya lang yun. Meron question, sabi ko yata, or answer ko before. Tapos, wala siyang kasama sa bahay, wala yung asawa niya. Ang the best answer pala doon is, let me call 911 for you. So, ako na yung tatawag ng 911 para sa'yo. Pero hindi ako sure, ha? Ngayon, ano pa ba? Ay, yung mga, ano, natatandaan ko. Ayun, tandaan nyo sa laboratory, confidentiality, piliin nyo yung walang diagnosis, may phone number, at saka may callback. Ayun, tapos ito, yung information ng patient, pwede siyang i-disclose sa mga health practitioner, doctors, nurses, laboratories. True yun. Okay? Kasi meron true or false. Tapos, yung establish patient appointment or follow-up appointment, di ako sure dun, pero parang true yung answer ko dun. Ayun. Tapos, sa insurance, ayun, aralin yung insurance sa Amerika. So, ganito lang yun. Basic lang. Si Medva, Medicare, Medicare, yun yung primary, ano niya, primary Medicare, ay primary insurance niya. Eh, meron pa siyang isa. Hindi ko na alam yun yung pangalan ng isa. Okay, so yung answer doon, ano yung best response mo? So, since si Medicare ang yung una mong insurance, so si Medicare, yung magbabayad. Pero pagka sumobra na dun sa kailangan mabayaran, yung second insurance na, yung magbabayad. Yung hindi na carry out ni Medicare, so si second insurance ang magbabayad nung sobrang bill. Okay? Basta meron mga I'm so sorry, mga ganon yun. Tapos, ayan. Mammogram. So, sino ba yung doktor na kailangan tawagan pag may mammogram? Geriatric. Doktor ba? Psychiatrist ba? Parang ganun. So, syempre, si OB gyne. Obstetric gynecologist yun. Answer doon. Ayan, i-maximize nyo yung time nyo. Ganito, kung sa tingin nyo, pero yun nga, sayang yung kasing, ano, mabilisan lang din yun. Kung ako sa inyo, pag hindi nyo alam, skip nyo na. Doon na kayo sa alam ninyo. Tapos, pagka nasagutan nyo na lahat, balikan nyo yung mga hindi nyo nasagot. Okay? Pero dapat mag-guess na kayo. Kasi yung oras, isang oras lang talaga siya. Meron lang tayong parang 1 minute per exam, ay per question. Tapos meron lang tayong sobrang 10 minutes kasi nga 50 items yun. So 10 minutes allowance para to recheck all your examination. Ba? Diba? Ayan. Tapos, yun lang. More on health insurance, call etiquette. Ayun, yung call etiquette,
Yung mga magaganda, syempre. Tapos yung general, yun yung hindi. Yun yung except one. Yung hindi kasama. Ayan, again. Medical terms. Meron dyan yung mga, ano kasi yun? Basta, nandyan naman si Google. Yun lang yung mga magnatatandaan ko. Situational. Medical terms, like TID. TID is thrice a day. BID is twice a day. Once a day. Then, per orem, orally. Oral. Okay? Yan, tandaan nyo si IPA. PHI, Protected Health Insurance. Hindi ko makakalimutan yan. Outbound call, inbound call, transfer call, cold calling. Cold calling, parang, hindi, search nyo na lang sa Google. Okay, so yun, good luck sa inyong examination. I hope that I helped again. So I will have my interview May 4 again. So hopefully, mapasa ako na. At least dito, mas mataas siya compare kay Cyberbacher. Kasi si Cyberbacher, wala talaga siyang specific, wala siyang specific na amount kung magkano yung salary niyo. At least dito, $7 per hour yung medical virtual assistant. Okay, so malaki-laki din yun, di ba? Imagine, 5, 10, 50. O, 350 siya per hour. Ayun. So, yun, good luck, guys. I hope makatulong. And ito, ha? If you, meron kasing nagme-message sa akin, sa mga cyberbacker, applicants, sa mga English talk, yung mga gustong mag practice ng interview, pwede rin ako, mabait naman ako kasi sharing is giving. Ay, sharing is caring. Sharing is caring. Kung ano yung pwede kong i-share, i-share ko dapat. Ayan. For free, syempre. Ayan. Huwag kayo mahiyang mag-comment, huwag kayo mahiyang mag-message sa akin through PM. Ayan. Pag meron din naman na time at hindi ako busy, nagre-reply talaga ako. Ayan, sa mga examination na natatandaan ko. Okay. Ayun, so again, congratulations to me because I passed medical MedVas pre-assessment examination. Okay? So, sa May 4, hopefully, mapasa ko. At least mabigyan kayo ulit ng hint paano makapasa. Sana, hopefully, mapasa ako sa final interview. Kasi after final interview, orientation. After orientation, 2 weeks training. For 2 weeks training, parang endorsement na. Hopefully. Okay? So, yan. Thank you so much. Sana makatulong ito sa mga virtual, medical virtual assistant, aspirant. Ayan. Just a message lang kayo at sasagutin ko through comments. Okay, so bye-bye. Again, $7 ito. Bye.